Good morning. Nandito tayo sa garden ko. Ganito yung tsura pag napabayaan ng 4 weeks or 1 month kasi nagbakasyon ako. Umuwi ako sa Pilipinas. So, umuulan ngayon, umaambon ngayon habang ginagawa ko itong video. Ngayon lang kasi tumigil yung ulan eh. Isang buong linggo, umuulan. Pagdating ko, hindi gaanong umuulan, pero kailangan ko matulog para makarecover sa ano, sa changes, no? Changes of time. Ito yung mga inabutan kong roses. Yung iba, prinun ko, dinedhead ko. Tapos ito, may inabutan pa akong, asan ka na? Ayan o. Oh. Omnipret, ano yan? Ano ba yan? Orient pret pala. Orient pret. Lilies. Yan yung balalaki at mababango. Siya yung nagpapabango sa garden ngayon. No? Tapos yung iba, tahimik na. Ito yung snowball, tahimik na. Ito, lapitan natin yung bagong attraction. Nandito tayo ngayon sa Limelight's Hydrangea. Ito yung napakatahimik nung spring, pero pag summer, siya na lang yung naiiwan na bulaklak. Hindi siya mahuhulog, magluluma siya, magpapalit ang kulay niya. Nag-start siya ng yellow-green, ngayon puti. Pagkatapos, magiging pink and then magiging brown. Yan ang natural color niya. Hindi ko siya pinuputol, hindi ko siya pinuprune. Pag gusto ko, pinapasok ko siya sa loob ng bahay. Gumagawa ko ng mga cuttings, nilalagay ko sa base, pinapatuyo ko, and then yan ang nilalagay ko sa fireplace. No? As a dried flowers. Maganda siyang dried flowers. So, ayan siya. Yan ang itsura niya ngayon. So, ito na yung garden. Ito na siya. Walang rose kasi umuulan. Nag-wild lahat. Yan o. Puro, ang inabutan ko lang, mga lilies. Ayan o. Ang gaganda ng kulay. Tsaka ang babano. Yan yung lilies. At tsaka, ito nag-umpisa ulit yung clematis. Ang roses. Tahimik pa kasi umuulan eh. Ito, lilies. Hindi muna tayo pupunta dyan. Sa harap kasi ang dami ko ipapakita sa inyo dito. I-share ko. Ito yung nandito sa hagdanan papuntang balkon. Ito yung mga dahlia, petunia, at saka geranium, dianthus. Basta ganyan ko siyang inabutan. Ayan, dahlia din yan. Tsaka rosemary. Ito yung rose tapos nang mamulaklak. Pero pag na prune yan o na deadhead, meron pa yung bulaklak ulit, mamumulaklak ulit. So, dito muna tayo sa terrace. Ito yung aking pipino. Ganito ko siya inabutan. May 3-4 akong pinitas. Kinain ko na, ginawa kong salad. Dito siya, napakalaki niya. Hinayaan ko na siya. Pwede pa naman kainin yan eh. Tatanggalan niya lang ng buto. No? Tapos yung iba na hinug na. Ayan o. Ayun pa. So, dito muna tayo sa likod. Tapos iikot tayo. Ito yung ano, Chinese chives. O kaya garlic chives. Yan yung nilalagay nila sa pansit. Ito yung celery. Fervina. Petunia. Ito yung chives. Kinalbo ko. Tinanggal lang ko ng bulaklak. At saka buto. No, kasi nagbuto na yung bulaklak niya. Eh, sa pan magkakalat lang dito. Ito na tayo. Nag-well talaga yung kamatis. Nung nasa Pilipinas ako, tinanong ko si Abby, may bunga na ba yung mga kamatis? Sabi niya, wala akong nakikita. Wala yata, sabi niya. Sabi ko, okay. Kaya wala siyang makita. Kasi puro dahon. Punong-puno ng dahon. Lahat ng bunga na takpan ng dahon. Wala kayong makikita ng bunga maski isa. Dahil ang dahon ang kapal-kapal. Nag-wild talaga siya. Nung tinanggal ko yung mga dahon, 3 araw kong ginawa kasi ang dami talaga. Siguro 6 na sako na tanggal ko. No, ayun, may 2 sako pa doon. Nakita niya ang daming bunga. Sabi niya, ba't ang daming bunga niyan? Biglang dumami. Eh kasi natakpan ang dahon, kaya ang dami. Umaambo, no? Titigil siguro muna ako. Ayan na siya. Tingnan niyo. Nung natanggalan ng dahon, kinamaan ng araw yung mga bunga. Ayan, nahinog na.
no? Kasi oras na siya talagang mahinog. Kaya no, ito yung Okhart's tomatoes. Ito mga Roma tomatoes ito. Ito yung ginagawang ano, tomato juice, tomato ano ba yan, pinipreserve yan pang spaghetti o ginagamit na sauce, no? Ayan ang mga bunga niya. Marami pa ibubunga yan eh, kung hindi lang mapabayaan. Pero mamumunga pa rin. Tsaka ito, tingnan nyo, lalaki ng bunga niya, oh. Malalaki talaga yan eh. Isang puno lang yan, hindi na ako bumibili ng marami. Ayan pa, oh. Masa pa pa. Yan ang lalaki. Mamaya makikita natin sa kabila. No, ito naman, sun gold ito. Ito hindi nalaga, tinatanggalan ito ng ano. Pinuprune yung mga extrang sanga niya. Kasi marami talaga yan pag namunga. Yan lang naman. Pero yung iba kailangan tanggalan. Hindi ko natanggalan kasi umuwi ako. Kaya ganyan, nag-wild siya. Kaya nag-wild lahat ng mga kamatis. Ang dami niya talagang bunga. Sobra-sobra. Ang dami-dami. Ay, nahihinog na nga, oh. Lahat ng tinatamaan ng araw, nahihinog. Tapos yung strawberries, tahimik na. Ito, mayroon pa rin pa isa-isang bunga. Mayroon pa rin ako nakukuhang mga hinog. Pag nadaanan ko at may hinog, kinakain ko na agad. Ito, mayroon pa rin. Ganyan talaga. Alam nyo, ganyan ang gabi. Pag napabayaan, kakaawa. Awang-awa ako sa kanila. So, dito muna tayo. Itong roses, na-prune ko na rin yung dalawa. Ano? Ito yung red. Ito yung pink. Ito yung red. Ito may giant lilies, oh. Yan yung mabango, no? Itong rose, mayroon pang naiwan pa isa-isa. Yan siya. Tapos mayroon ding, ano tawag dito, clematis, tsaka mga roses pang pa isa-isa. So, dito tayo mag-focus sa terrace kasi nandito yung wildness ng garden ko. Ayan yung sa flower, namumulaklak na sila. Ito na talaga yung mga summer flowers. May clematis pa rin. Clematis pa rin. At saka lilies, no? Ito yung canna lily. Hindi ko na nailipat sa malaking paso. Kasi naubos na yung oras ko. Bigla akong umuwi, no? Ito yung sunflower. Hindi ko na rin nailipat sa lupa. Kaya nandiyan na lang siya sa paso. Ito yung basil. Tsaka pati yung gabi ko, hindi na rin lumaki. Ewan ko kung makapagawa pa ako ng binataan. No? Kawawa naman. So, ito meron pa rin ano, orient fret na lilies. Doon din may lilies. O sige, sa lilies muna tayo. Kasi ang daming lilies ngayon eh. Mamaya na yan. Dito muna tayo sa lilies. Ito mga lilies. Kulay pink, yung iba tapos na, ayan yung sunflower, ayan yung kalindula, margarita meron pa rin, ayan yung mga lilies. Grabe na ulanan kasi, kaya ganyan na itsura. Isang linggo nang umuulan, no? So, ito yung ano nang tawag dito, munang tawag dyan sa amin eh. So, dito na tayo, ito yung pusya, sa paprika na tayo. Ito yung sinasabi sa inyo, nahinog na yung bunga ng cucumber pepino. So, dito tayo sa paprika. Pag nabantayan ko ito, ang daming nito mamunga. Kaso, natakpan siya ng shades. Dapat ang bunga nito, ganito karami, marami pa dyan. Maraming marami. Ayan. Maraming marami dapat dyan. Napabayaan kasi, nasa shade. Nagdikit-dikit sila. Kasi nga naman, pinagtabi-tabi ko. Kaya hindi na namunga, konti lang din bunga. Ayan ang sinasabi sa inyong kamatis. Hindi makita ni Hati na may bunga yung kamatis. Pero kung tutusin, punong-puno ng bunga. Nandito tayo sa side na may araw. Tinanggalan ko sila ng dahon. Kailangan tanggalan ng dahon para siya mahinog. Ito yung talong. May bunga din. Ito yung pitasin ko yan mamaya. Ang tawag dyan, zucchini.
pinaghiwalay-walay ko na sila kasi nagdikit-dikit sila. Hindi ko makita yung mga bunga. So, ito yung talong. At saka yung malalaking talong. Ito may kulay to eh. Kulay violet. So, ito na yung kamatis dito sa sunny side. Yan yung sun gold. Ito yung salad tomato, yung kulay bilog. Ay, yung ano pula na bilog. Ito yung ox hearts. Ox hearts yan. Ito yung sun gold. Ito yung ano to eh. Ano ba yan? Salad tomatoes. Ano, natatakpang kasi. Dapat tinatanggal to eh. Itong mga dahon na to. Tinatanggal dapat yan. Para makita. Ano ba yan? Maaarawan. Kasi pag naarawan, mahihinog. Yan yung mga bunga niya. Yan yung mga kamatis. Ngayon, no? So, yung iba nag-wild na. Yung iba nakuha ko na. Nakain na namin. Kinuha kong salad. So, yan yung kamatis. Dito naman tayo. Ito yung zucchini. May bunga pang isa. Dito tayo sa sili. Ito yung mga cayenne peppers ko. Ayan, marami talaga yan mamunga. Kung nabantayan ko, mas marami pa sana. Ayan. Ewan ko, pansinin nyo, palagi ko siyang nilalagyan ng marigold. Yan ang partner niya eh. Yan yung mga pollinator ko. No? Ayan. Ano lahat yan? Cayenne peppers. Kasi dinadry ko yan eh. Nagawa kong dried chili powder. Tapos yung iba, jalapeno. Dapat ang jalapeno, hindi pinapahinog, green na inaani. Ano? Ayan, ang dami. Pahinog na siya, pero marami pa yan ibubungi. Ayan, ang dami pang bulaklak. Kasi maga pa, July pa lang, ano. So, dapat mamumunga pa siya. Napabayaan lang. Kaya ganyan na nangyari. O sige, titigil na ako. Maraming salamat. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano itsura ng wild garden. Wala na sa ayos itong garden ko, kaya sumasakit ulo ko. Hindi ko alam po paano ko aayusin. Ang dami ko kasing magtanim eh. Yan ang sabi ni Happy. Ang dami mo magtanim. Kaya pag nagtubuan, lumago, nagdidikit-dikit. Kaya ngayon, pinaghiwalay-walay ko. So, nasakop niya yung buong garden, ay buong terrace. Yan o. Meron pa ako dito ng zucchini. Ayan, napipitasin ko din. Pinaglalayo-layo ko sila kasi lalaki ng dahon nila. Nagdidikit-dikit sila eh. So, mag-end na ako. Maraming salamat. Pag nagustuhan nyo, mag-subscribe kayo, mag-like, o kaya i-share nyo. No, i-share nyo sa family and friends nyo para naman makita nila na may hidden garden somewhere na nag-wild na kasi napabayaan. No? Mag-comment kayo para makilala. Thank you so much. So, ito na yung garden after 4 weeks. Salamat. Bye-bye. God bless.